Good morning, guys! Mag-unbox tayo ng aming bagong vacuum, yung Perismith na XP6. Kasi yung vacuum namin na Derma, nasira yung pinaka-vacuum head niya, yung isa lang. Pero the rest naman is working pa din. And di pa kami makakita ng replacement para sa head niya and ang mahal. So ito, dahil nakasale sa Shopee, nag-try ako mag-checkout kung okay siya. Let's unbox it, guys! Nabuksan na namin ibabaw kasi ni Daddy. Ang original price nito, sabi nila, ay $7,295. Pero sa totoo lang, sabi nung iba, ay $6,800 daw lang to dati. So, nag-promo siya na $6,679. Mga ganun yung presyo niya. And then, nakuha ko lang siya ng $5,484 dahil sa Shopee voucher. Before mag $7,700. $7,800 na kasi ngayon. So, ang laman ng box ay... Ayan. Sa kanina nakita nyo, sa box may isa pang box. Pasara ulit nga, Daddy. Patingin natin muna yan. Yan. Yan yung itsura ng pinakaloob ng box. And then, when we open, yung unang-una is yung kanyang manual. Tapos, meron ding warranty card. Parang pipi yung kasama ko dito. Pwede ka lang magsalita. Pwede ka lang magsalita, di ba? Ba't tayo magsalita? Ako magsalita, hindi ko alam lahat yan. After sales card. O, ayan. Bigyan mo daw sila ng 5 star. May 200 ka daw na voucher. Tapos, kapag hindi ka naman happy, ayan, pwede mo siyang ibalik kung meron kang issue. Then, next is yung metal tube. Ano napansin natin dito, Daddy? May gasgas. Oo, may gasgas pala yung nabigay sa amin. Saan banda yun? Ito, to. Ayan. Ayan, nakikita nyo ba? Very tight lang naman. Okay na rin sa akin. Actually, pinag-isipan namin kung babalik namin siya ng una. Pero parang okay lang naman. And, ayan yung itsura ng kanyang metal tube. And, for us, ang sabi ni Daddy doon sa quality ng plastic niya, what do you think, Daddy, sa quality ng plastic? Mas cheaper, no? Feeling niya, mas cheaper to kesa dun sa... Parang brittle siya sa oo. Pero naisip naman namin, baka naman mukha siyang cheap lang, pero mas durable naman. Parang ganun. So, we'll see. We'll test it out naman for a few months or a 1 month bago namin malaman kung okay talaga siya. Kasi compared sa Dreamy namin, sa Xiaomi, parang mas maganda. Yun. Next one, yung kanyang water tank. Ito yung water tank niya. Meron na siyang kasamang pang map. Pwede mong attach doon sa mismong vacuum head niya. Tapos, meron siyang isang map pad. Ayan yung map pad niya. Tapos yung water tank. Pwede mo itong attach doon sa kanyang floor brush. Next one is yung 2-in-1 na cleaning tool. So, ibang color, no? Gray naman to. At saka, parang turquoise. Dati yung combination. Kasi, yung mga cleaning tools cyan. Namin. Cyan ba? Yung mga cleaning tools kasi namin, puro white, diba? And, that one is the long crevice tool. Pag nag-vacuum kayo ng mga singit-singit, na ibabaw ng siling, ang kuha ng agyo. Next one is yung kanyang dust mite brush. Ayan. So, ewan ko lang kung magagamit namin itong dust mite brush. Kasi, meron pa naman kami nung aming Xiaomi. Working pa yung dust mite brush noon. Yung mismong floor brush lang yung problem noon. And, hinahanapan pa namin siya ng replacement. And then, next one, yung kanyang bracket. Tapos, may kasama rin niyang screw. Para pag gusto niyo ikabit sa wall. Pero sa likod ng bracket, yan, may 3M naman na tape pag gusto niyo idikit lang. Kapag bawal kayo butas-butas sa mga rental space ninyo, may included naman siya na 3M na tape na sa likod ng bracket. Next is yung floor brush. Tapos yun yung, pinagkaiba nito dun sa aming Dreamy. Ooh, satisfying. Ayan yung itsura na niya, ng floor brush niya. Tapos, ayan yung brush niya. Yung sa Dreamy, parang fabric yung buo dito. Ito, parang konti lang yung fabric niya.
Tapos, makita niyo yung design. Parang may lubog-lubog, no? Hindi ko sa dreamy, parang roller talaga na buo lang siya. Sabi nila, ano daw to? Parang mas hindi daw mag-tangled yung hair. Yun daw yung function. At saka, ito ay may LED na. Para nakikita mo yung dumi sa binavacuum mo na areas. So, yun yung mga features niya. The next is yung kanyang charger. Last na yan. Last two. May nakabox pa na hiwalay sa loob. And then, ito yung kanyang battery. Ang maganda sa battery niya, nakahiwalay. Kaya, pwede mo siyang tanggalin. At pwede kang bumili siguro ng spare nito. Para pangibawa, mas malaki yung space ninyo at hindi enough yung life ng battery. Pwede kang magdagdag siguro ng battery. And pwede mong i-charge while using the other one. And then last but not the least, ito yung cordless na vacuum cleaner. And then pag in-open mo yung front, yan yung pangtanggal ng mga dust niya. Press mo lang yung button and then nalaglag na lahat ng dust. And you can remove this one. Yan yung filter, no? Oo. Yan yung filter niya. Pwede mo din tanggalin. Tapos, yung mismong dustbin, pwede mo rin siyang tanggalin. Kiklik mo yung top and then turn. Ayan, for easy cleaning. Nakakalas siya, guys. Yun ang nakakatuwa dito. Nakakalas and makiklean mo. Iwawash mo lang siya ng water. Okay, pakabit-kabit lang natin kay Daddy. Tapos, syempre, tatry natin i-on. Lalagay ni Daddy yung battery. And then, palagay lang natin yung dust mite brush. Para marinig lang natin yung kung gano'y kaingay siya. Dalawa lang yung settings niya. High and low. Yan yung first one. And ito yung high na function. Okay. So, hindi naman siya ganun kaingay. Kahit yung high function, no, hindi pa rin ganun kaingay. So, ganito naman kapag gusto nyong ikabit yung kanyang water tank at saka yung mop pad. So, ito yung floor brush nyo. Siyempre, lalagay nyo pa rin yung metal tube. Hindi na namin nilagay kasi para makita lang na maigi dito sa may ibabaw. And yan yung pag-attach niya. Tapos, while you vacuum, on mo, mahal. At yan yung number one. And then, ay number one. Sana yung kung sa dreamy namin. Yan yung low and then the high. Yan, ganyan kaingay. Magnet lang siya. Oo, magnet lang. Ang nabasa ko sa mga review, ang hindi medyo okay dun sa map niya, I don't think na magagamit ko siya masyado kasi meron naman akong steam map. Ano lang talaga siya, parang follow through lang siya ng vacuum, no, mahal. Hindi siya katulad ng steam mop na mainit, na mas nakakalinis. Pero syempre, it works pa rin siguro na habang nagbabacuum ka, may nagmamop na rin ng konti sa likod. Maganda pa rin. Oo, yung mga naiiwan-iwan. Ang pangit lang na part is, naka-attach lang siya sa likod. So, hindi mo siya masasagad. So, you need to turn para makuha lahat. So, yung magiging setup niya, pag kinabit niyo na siya sa mga wall niyo, ito lang ang makakabit sa kanya, na to sa gilid. Tapos siya, parang sinasabit lang. Ayan yung itsura niya. Tapos kailangan, itong pinaka brush mo sa baba, yung floor brush, nakalapag sa floor, di ba daddy? And then ito, hindi mo siya pwedeng i-attach dun sa kanyang bracket. Yan ang itsura ng ating bagong vacuum. And we will test it. Excited na rin akong gamitin ito. Sa ngayon, ang ginagamit ko, yung Philips ko na corded na vacuum. And hindi ko mapagpapalit pa rin talaga yun. Iba pa rin talaga ang corded kumpara sa wireless. Kasi lalo na to, mas mababa ang suction power nito. This is 20 kPa lang. And yung dreamy ko is 22 kPa. Pero iniisip naman namin, this is for daily use only. And if ever naman na maglinis pa rin kami ng mga bed, pwede ko pa rin gamitin yung Dreamy. Showing you again kung ano ang laman ng Parismate XP6 Extreme Pro. And I got this for 5,484 sa Shopee. We will test it out and tatry kong maisama sa video na to yung mga clips na yun.
kung paano mag-function itong aming bagong vacuum. Pero so far, happy naman ako sa itsura niya. Hindi siya white, pero gray naman siya. Bagay pa rin dito sa bahay somehow. Pag na-try na rin namin to, tatry kong i-show yung mga some clips dito sa ating video para naman makita nyo rin kung okay siya at kung interested din kayo na magkaroon ng ganitong vacuum. This is not sponsored guys ha. Talaga nag-share lang ako nang nabili ko. Discounted to sa shopping ngayon, napa-check out ako. Dahil nga, sira yung floor brush ng isang vacuum namin. And napakasulit naman kasi ng price nito, kaya check out na. And subok din ng ibang brand, baka naman maging effective din sa paglinis dito sa bahay. And alam niyo na, pag wala tayong mga helper sa bahay, laking help ng mga ganitong klaseng tools. They have a sports test too, but it's somewhere we don't know. The gym has brown ground. Grass on it. It's everywhere. You see the sky. Internet, what's the best thing you have done? Oh, yeah. Mm-hmm. Oh, close. Internet. Oh. Clear out ko muna yung dustbin niya kasi ngayon gagamitin naman natin yung dust mite brush niya panglinis ng aming recliner. And si Kyle yung gagawa niyan para sa atin. Para makita nyo kung gaano kadami yung mabavacuum niya sa recliner namin. Thank you.
Tignan natin kung ano nakuha niya. Ayan. Nakikita niyo yung fine dust? Ganyan kapinong dust yung nakukuha kapag nagda-dust mite brush kayo. Ayan siya sa kabilang side. Pwede itong i-repeat ng ilang beses para mas maraming makuha. Para mas siguradong malinis din yung mga sofa or yung bed, yung mga mattress. Yan, pwedeng gamitin to. Itong dust mite brush na attachment niya. And kapag ginagamit yung itong dust mite brush, dapat naka-blue siya yung color dito sa power. And yun yung high na level niya. Para mas malakas yung suction niya. And ayan yung itsura niya. Hindi ko masyadong mapakita ng husto. I don't know kung pangit yung color. Nagbabounce back yung light. Pero ayan, yan yung itsura. Nakita nyo naman, nilinis ko to kanina. Before i-vacuum yung aming recliner. And ayan lahat na nakuha niyang dumi. Sorry guys kung narinig kayong mga ingay sa background. Ang daming nadaang sasakyan ngayon dito. And ayan na siya. Okay naman and happy ako sa result niya. And dito nga pala namin kinikip yung vacuum namin. Ito yung aming utility closet. So yan. Ganyan siya hinahang. Tapos, kabit mo lang doon. Tapos ito, diretso mo siya charge na rin siya sa gilid. Pero ito, sabi ko, baligtad rin ni daddy to. Mas gusto ko na kukuha itong mga attachments sa labas. So, iikutin pa muna din niya yan. And ayan nga yung pwesto niya dito sa aming utility closet. May saksakan lang nakaabang dyan. Nakatanggal lang ngayon yung adapter niya, pero pwede kong ikabit kasi kaka-charge lang itong vacuum din before kami mag-vacuum kanina. Tapos ito na nga yung isang attachment niya. Ayan, wala siyang pwesto, kaya dyan muna siya. And if you're wondering nasan yung iba pang mga gamit, ayan siya lahat ngayon. So, ito yung aming utility closet. Ayan, from top to bottom. So, nandito lahat ngayon sa kabilang side, iba pang mga vacuum, steam mop, kasi yan naman yung mas bihira ng gamitin dahil nga sira itong, ito yung dulo nito. Yan ang sira, ito sa aming Xiaomi. For the rest, ito functioning naman, pero ito kasing everyday na ginagamit na namin sa ngayon. So ayan, may mga rugs, extra na mop head nitong mga steam mop at kung ano-ano man. Ito yung sira sa vacuum namin, itong Xiaomi. And hinahanapan ko pa nga ng kapalit yan. And ito yung iba naming mga gamit. Ito siya dito. Ang ganda tingnan na. Yan yung armory ko, guys. O, diba? Ang ganda ng pwesto niya dyan. Tapos, ganito sinasara yung pinto nito, guys. Ayan. May latch lang siya doon. Tapos, yung other side. Sige. And, ayan na yung itsura niya. Mirror lang siya dito sa aming dining area. So, hindi mo malalaman na merong utility closet dyan. O, diba? Kasi dito siya nakapwesto kasi mas ito yung lagi namin lilinis. Itong aming kitchen and dining area. Tsaka, syempre, yung sala na area. So, ayan guys. Nakapag-vacuum na dito sa aming master's bedroom. And ito pa rin ang team namin dito. Green pa din. Mga dahon-dahon. And papakita ko na rin sa inyo kasi magpapalit na rin kami very, very soon. Hindi ko na na-vacuum itong bed namin. Saka ko na lang gagawin yan kapag nagpalit na kami ng theme or color scheme dito sa aming bedroom. And malapit na rin kasi yan. By this month, papalitan ko na rin talaga siya. Simula kasi na bumalik kami dito, eto na yung theme nito. Nilalaban ko lang every week yung mga bedsheets namin, pillowcases, mga throw pillowcases, and yung blanket. Nasanay siguro ko sa bahay namin sa Bandaluyong na palaging yun lang yung color scheme at itsura ng aming room. At the same time, ang dami rin hinahabol na ligpitin dito sa bahay. Kaya naman, yung pagkapalit ng theme sa ngayon ay hindi yun priority. Ito pa rin naman yung itsura ng master's bedroom. Pag gusto nyo ng mas detailed na paglilinis, marami po akong mga vlogs na yan. Check nyo po sa aking channel. And ito nga pala yung rattan chairs, egg chair, at saka yung table na binili ko from Tanisha's. Nagdagdag ulit ako dito. Kung isipin nyo, ang dami ng upuan, no? Meron ng recliner. Tapos, nagdagdagan ko pa ulit nito. Kasi nga, pag nandito kaming lahat at dito kami nakatambay, tatlo lang yung kasya sa recliner. So, madalas kami ni Daddy, si Bunso, tapos yung girls. Ayan yung extra nilang chair. Kaya nagdagdag talaga ako dito.
or panaglalaro din sila yan. Ginagamit nila bunso or ng mga bata. Panaglalaro sila ng PS4 dito sa kwarto pag pinapasok nila yung PS4 dito. Nabili ko nga pala to ng set. 2.5 siya sa Tanisha's. Check nyo na lang yung FB page nila. So, kung papansinin naman natin yung sahig, mukha namang na-vacuum ng maayos at nag-work naman ng maayos yung ating bagong Perismith na vacuum. Kaya ako, interested din kayong bumili. I think okay naman siya for the price niya. And sulit na. Abangan nyo na lang yung sale niya ulit. Itong 8.8 kasi ngayon ay August na. Bago ko pa natapos itong pagbibigay ng konting review dito sa aking bagong vacuum. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless. Bye!